mula sa bulwagang pambalitaan ng Kalibog Cable Television Network. Ito ang Kalibog Cable News. Magandang hapon, probinsya ng Aklan, sa mga Kalibog Cable subscribers at mga Aklanon sa buong mundo. Ito ang Kalibog Cable News. Sabay tayong napapanood sa Kalibog Cable Facebook page at community channels 1 and 24. At narito ang mga balitang aming nakalap ngayong araw 16 ng Disyembre. Napuno ng makukulay na palamuti, mga dekorasyon, mga pailaw at fireworks display sa bayan ng Altavas sa isinagawang opening salvo ng Ati-Atihan Festival 2023 at opening of lights. May detalye sa balitang yan si Randy Nakuspag. Naging makulay at matagumpay ang isinagawang opening of lights dito sa public plaza ng bayan ng Altavas, kung saan ay sinundan ito ng sadsad sa kalye bilang bahagi ng opening salvo para sa Ati-Atihan Festival 2023. Bago buksan ang mga pailaw sa public plaza ay nagkaroon muna ng maikling programa. Kabilang na dito ang pagpapakilala sa iba't ibang grupo na mula sa iba't ibang paaralan na lalahok sa 2023 Ati-Atihan Festival. Binuksan rin ang Mayor's Cup 2022 basketball tournament kung saan isa-isang tinawag ang mga players mula sa iba't ibang barangay. Dumalo sa programa sina Mayor Dene Refol Sr., Vice Mayor Dene Refol Jr., mga opisyal ng bayan, mga guro at mga department heads. Sa panayam sa alkalde ng Kalibog Cable News, natutuwa ito na muling bumalik ang dating sigla ng kanilang bayan sa kabila ng 2 taong nakaranas ng pandemya. Siguro sa kooperasyon ay tumuuyo, pag empleyado, local government, na masingkiriramon karang nga pundo ay nagtingwagit sa pagbuligan para maano namin ito dahil karang opening salvo, opening of lights, no? At iba nga mga activities. Nga ruday nga rin nga okasyon ay ramon nga mga lights are voluntary at tara. Ganit pasama tayo kay Lord nga gintawang kita pa namin nga kapanahon nga rin tao ay maka-enjoy, maka-witness yung bilog nga opening salvo at atong pangalas. Napuno ng makukulay na palamuti, mga dekorasyon at sari-saring pailaw ang naturang plaza. Marami ding nanood sa pagbubukas nito. Sa aerial shots ng Kalibog Cable, nagningning ang kalangitan ng Altavas matapos sundan ito ng makukulay na fireworks display. Patuloy naman ang panyaya ng alkalde sa publiko na bukas ang kanilang bayan para sa lahat ng mga bibisita, lalo na sa kanilang plaza. Una-una, ginapabot na ako sa ato yung mga iglangod kaya sa bilog ng probinsya ng Aklan na kung pwede ay ako sa nangyitahon kaya sa barangay ng Tabas at maka-witness lang saan ka kung ano kada ayat, no? Dami na plaza, dami na lights, nagtanong yung mga gina-activities namin nila. Ngayon tanong doon ay welcome. Merry Christmas sa Kalibog Cable. Mabuhay sa amat. Sa inyong presensya makaroon niya ang gabi. At ginapabot man ako sa atong mga bangot sa bilog na probinsya at Aklan niya. Merry Christmas and Happy New Year. Balita mula sa bayan ng Altavas, kasama sina Jomel Ikabande at Wilmore Abihero, Randy Nakuspag, Kalibog Cable News. Balak ngayong ipatawag ng mga miyembro ng Sagunang Bayan ng Malay ang Mines and Geosciences Bureau ng Department of Environment and Natural Resources upang ipaliwanag ang kanilang nakitang 815 sinkhole sa isla ng Boracay para mabigyan ng agarang solusyon. Nababahala ngayon ang publiko at ang lokal na gobyerno ng Malay sa balitang 815 sinkhole ang nakita sa isla ng Boracay. Itong balita ay ayon sa survey na ipinalabas ng Mines Geosciences Bureau nitong nakalipas na araw sa ginanap na media forum.
Nagbigay linaw ang lokal na pamalaan ng Malay na batid nilang may mga sinkhole na natagpuan ang Mines and Geosciences Bureau ng Department of Environment and Natural Resources mula pa noong taong 2018. Lumalabas sa naturang survey na kapag ang lupa na kinatatayuan ng building o bahay ay may sinkhole, posible umano itong gumuho or mag-collapse. Ayon kay Malay Sagurang Bayan Member Alan Palma Sr., humihingi sila ng science explanation sa Mines and Geosciences Bureau upang makagawa sila ng aksyon sa Sagurang Bayan para sa ikakabuti ng komunidad sa Boracay at ng Malay. Nais ipatawag ni SB Member Palma ang lahat ng nasa likod nito para ipresenta ng mga kinauukulang opisina kung ano ang ginawa nilang survey upang mabigyang linaw at makagawa ng agarang solusyon. Ayon naman kay SB Member Vicky Salim, walang koneksyon ang carrying capacity ng mga bisita sa isla kaugnay sa sinkhole. Sa bagong carrying capacity na ipinalabas ng LGU Malay, mayroong 6,085 lang ang pwedeng tanggapin na bisita kada araw. Dahil isang premier tourist destination ng Pilipinas, ang isla ng Boracay, makikipagtulungan ang LGU Malay sa Mines and Geosciences Bureau ng Department of Environment and Natural Resources upang magsagawa ng mitigating measure para malaman kung may mga nakatayong establishmento sa mga natagpuang sinkhole at upang malaman din kung gaano ito kadelikado sa mga residente at turista. Erich Briones, Calibo Cable News. Nag-organisa ang Aklan Provincial Public Employment Service Office ng orientation tungkol sa employment permit system upang magbigay ng kaalaman sa mga Aklanon na naghahanap ng trabaho sa bansang South Korea. May ulat sa balitang yan, si Nika Bautista. Dinagsa ng mga Aklanon job seekers na gustong magtrabaho sa bansang South Korea ang orientation na isinagawa ng provincial government na Aklan ukol sa Korea Employment Permit System. Ito ay ginanap sa ABL Sports Complex Calibo nitong December 15, 2022. Ang nasabing orientation ng Employment Permit System ay isang government-to-government system na kung saan binibigyan ang mga Korean employers na makahire ng local workers mula sa ibang bansa sa legal na pamamaraan. Layunin itong magbigay ng kaalaman sa mga Aklanon na naghahanap ng trabaho sa bansang South Korea ukol sa nasabing sistema na kung saan ay bukas ito sa ilang trabaho tulad ng seasonal worker, factory worker, painter, welder at electrician. Inorganisa ito ng Provincial Public Employment Services Office sa pangunguna ni Aklan Peso Manager Marsh Bernabe katuwang ang iba pang ahensya. Ipinakita din sa nasabing aktibidad ang mga presentasyon ng Korea Foreign Worker Support Center na pinangunahan ni Director Sang Yun Kim. Bukod pa dito, itinampok din ang Korean Culture Understand Training na presenta ng Korean Culture Copyright Protection Agency. Nika Bautista, Calibo Cable News. Dr. Rafael Estumbukan Memorial Hospital naglabas ng schedule ng konsultasyon para sa outpatient department. May karagdagang detalye sa balitang yan, si Jolene Rosales. Inilabas na ng Provincial Hospital o Dr. Rafael Estumbukan Memorial Hospital ang schedule ng konsultasyon para sa outpatient department nitong 14 ng Disyembre. Ang nasabing schedule ay magmumula ng Lunes hanggang Biyernes. Batay sa nilabas na impormasyon ng hospital, ang departamento ng OB ay tatanggap ng pasyente sa araw ng Lunes, Miyerkules at Biyernes, habang ang GYNE ay Martes at Huwebes. Ortho Department naman ay Martes, Miyerkules at Biyernes na magsisimula ng alas 8 hanggang alas 10 ng umaga. Samantala, ang ENT Department ay tatanggap ng pasyente simula Lunes at Miyerkules. Opta Department naman ay Lunes, Miyerkules at Biyernes na magsisimula ng alas 10 hanggang alas 12 ng hapon. Maliban dito, ang Surgery, Medicine, Pedia, Physical Rehab at Dental Department ay Lunes hanggang Biyernes. Kaugnay nito, nakatala sa impormasyon ng hospital kung ilan lamang ang matatanggap na pasyente sa kada araw at oras ng bawat departamento. Jelena Rosales, Calibo Cable News.
Mahigit 100 na job order personnel at contract of service ng local government unit ng Kalibo na hindi covered ng government service insurance system ang nakibahagi sa isinagawang orientation tungkol sa SSS Self-Employed Program at e-mobile services. Nagsigawan ng orientation tungkol sa SSS Self-Employed Program at e-mobile services ang SSS Kalibo Branch nitong 13 ng Disyembre. Mahigit 100 na mga job order personnel at contract of service ng local government unit ng Kalibo na hindi covered ng Government Service Insurance System or GSIS dahil sa kanilang employment status ang nakibahagi sa naturang aktibidad. Sa kaparehong araw, ang SSS Kalibo Branch ay nag-provide ng e-mobile services para sa aplikasyon or updating ng SSS records. Maaalala na noong 16 ng Agosto, nagsagawa ng virtual signing ceremony kung saan nagkaroon ng Memorandum of Understanding sa pagitan ng Department of the Interior and Local Government or DILG at Social Security System or SSS tungkol sa social security coverage ng service workers sa ilalim ng DILG's own job orders or contracts. Nakasaad sa programa na ang contract of service at job order workers ay classified bilang self-employed members ng SSS. Era Chibriones, Kalibo Cable News. Pinangunahan ng Barangay Council ng Karugdog sa Bayan ng Lezo ang isinagawang lecture tungkol sa maternal nutrition, infant young child health at nutrition activity upang magbigay ng karagdagang kaalaman sa mga nanay sa naturang bayan. May report sa balitang yan, si Nika Bautista. Nagsagawa ang Barangay Council ng Karugdog sa Bayan ng Lezo ng lecture ukol sa maternal nutrition, infant young child health at nutrition activity nitong December 14, 2022. Ito ay pinamumunuan ni Punong Barangay Marilyn Mayet Flores. Ilan sa tinalakay sa nasabing aktibidad ay ang infant young child feeding, prenatal, responsible parenthood at family planning. Layunin itong magbigay ng karagdagang kaalaman sa mga nanay na dumalo upang mas maging malusog pa ang kanilang mga anak. Bago naman magtapos ang naturang programa, ay binigyan ang mga dumalo ng buntis at lactating kits na naglalaman ng mga kagamitan na magagamit nila sa pag-aalaga ng kanilang mga anak. Nika Bautista, Kalibo Cable News. Ngayong papalapit na ang Pasko, nagpasiklaban sa paggawa ng Christmas decoration ang iba't ibang department or opisina ng Dr. Rafael S. Tumbukan Memorial Hospital. Nagsagawa ang Dr. Rafael S. Tumbukan Memorial Hospital ng decoration contest na sinalihan ng iba't ibang ward or opisina ng naturang Aklan Provincial Hospital ngayong buwan ng Disyembre. Ito ay paghahanda para sa nalalapit na Christmas celebration. Nagpasiklaban sa paggawa ng Christmas decoration ang iba't ibang departments ng Dr. Rafael S. Tumbukan Memorial Hospital. Lumabas ang pagkamalikain ng mga staff ng pampublikong ospital kung saan gumamit ang ilan ng mga gamit na makikita sa loob ng paggamutan. Pinost sa social media ng naturang ospital ang mga entry sa decoration contest at kung sino ang may pinakamaraming reaksyon na nakuha mula sa publiko ay siyang mananalo bilang People's Choice Award. Ere Chibriones, Kalibo Cable News. Narito na ang bago nyong makakasama sa galaan. Kalibo Cable Television Network proudly presents to you Henyo Carl Pintero on Mission Warangta. Samahan ang inyong Kuya Carl sa pagpapatuloy ng paghahanap ng affordable, irreplaceable, and travel-lovable na mga lugar sa loob at labas ng probinsya ng Aklan na dapat mong mapuntahan. Catch Henyo Carl Pintero on Mission Warangta Thursdays, 3 p.m. on Kalibo Cable Television Network. See the difference. Municipal Person with Disability Affairs Office Kalibo at Office of the Municipal Social Welfare and Development nagsigawa ng PWD Year-End Activities at Evaluation Program na ginanap sa Ati-Atihan Country Inn, Poblasyon Kalibo.
Nagsagawa ang Municipal Person with Disability Affairs Office Calibo at Office of the Municipal Social Welfare and Development ng PWD Year-End Activities at Evaluation Program na may temang Resilience, Hard Work, Creativity Does Not Belong to My Disability to Achieve Success and All Possibilities nitong 14 ng Disyembre na ginanap sa Ati-Atihan Country Inn, Poblasyon Calibo. Naging guest sa naturang programa si Mr. Jobert Lago, PDAW Regional Representative at League of Persons with Disability Affairs Office of the Philippines Vice Chairman. Nagsagawa ng distribution ng mga food packs sa mga bedridden PWDs, pagbibigay ng assistive devices kagaya ng wheelchair, stroller, walker at iba pang mga devices sa mga PWD sa bayan ng Calibo. Tinalakay rin ang accomplishment report for calendar year 2022 ng Municipal Person with Disability Affairs Office Calibo. Bukod dito, nagkaroon din ng PWD Parol Making Contest, PWD Got Talent at PWD TikTok sa panguna ni Mr. Mauro Samson, Municipal Persons with Disability Officer. Naging posible ang naturang aktividad dahil sa pakikipagtulungan ni Nakalibo Mayor Jury Sucro, Municipal Vice Mayor Dr. Cynthia De La Cruz, Ms. Loli Rojas Espino, MSWD Calibo Head, Honorable Augusto Tolentino, Mr. Randy Anthony Ribaldo, PDAW Aklan Head, Mr. Ricky Molo at iba pang mga tumulong kasama ang mga presidente ng PWD sa bayan ng Calibo. Ero Chibriones, Calibo Cable News. Nilagdaan ni DSWD Secretary Erwin Tulfo ang isang Memorandum of Agreement sa Save the Children Foundation at East West Said Foundation bilang bagong katuwang para sa pagbibigay ng serbisyo sa mga programa ng 4Ps. May ulat sa balitang yan si Julen Rosales. May bagong katuwang ang Department of Social Welfare Development sa paghahatid ng serbisyo sa mga Pilipinong nasa ilalim ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Matapos nalagdaan ni DSWD Secretary Erwin Tulfo ang isang Memorandum of Agreement ng Save the Children Foundation at East West Seed Foundation na kung saan tutulong ang Save the Children Foundation sa paghubog ng 4-piece family development session sa pamamagitan ng pagsasagawa ng parenting program nito. Samantala, tutulong naman ang East West Seed Foundation sa pamamagitan ng VG Eskwela program nito na magbibigay ng skill development at kaalaman sa pagtatanim. Jelena Rosales, Calibo Cable News. Governor Rodora Cachao nagbigay ng 5 rescue vehicle sa bayan ng Kulasi, Antique. May karagdagang detalye sa balitang yan si Nika Bautista. Nakatanggap ng 5 rescue vehicles mula kay Governor Rodora Cadiao ang barangay ng Bagakay, Sentro Norte, Paningayan, Bitadton Sur at San Gregorio sa Kulasi, Antique. Ayon kay punong barangay Dari Calawod ng Bagakay, gagamitin umano nila ang nasabing rescue vehicle sa mga emergency purposes. Sinabi naman ni Conrado Carlos, punong barangay ng Paningayon, na sa kanyang mahabang termino bilang lingkod bayan ay hindi niya inakala na makakakuha sila ng rescue vehicle mula sa pamahalaang panlalawigan ng naturang probinsya. Parehong nagpasalamat ang mga punong barangay sa gobernadora sa pagbibigay sa kanila nito na gagamitin para sa kanilang nasasakupan. Isa sa mga plano ng Administrasyong Cadiao ay ang pagbibigay ng rescue vehicle sa 590 ng mga barangay sa probinsya. Nika Bautista, Calibo Cable News. 49 na bagong kaso ng COVID-19 na itala sa buong Western Visayas. Ito ay batay sa inilabas na datos ng DOH COVID-19 Regional Case Bulletin. May report sa balitang yan si Julen Rosales. Nakapagtala ng 49 na bagong kaso ng COVID-19 ang Western Visayas nito 15 ng Disyembre. Ito ay batay sa inilabas na datos ng DOH COVID-19 Regional Case Bulletin. Kabilang dito ang Iloilo Province na may 14 na kaso ng nasabing sakit, Negros Occidental na may 12, Iloilo City na may 6, 4 naman ang Bacolod City, 11 sa Antique, 3 naman sa probinsya ng Capiz at Guimaras,
habang ang Aklan ay 0 case. Maliban dito, ang naitalang bagong gumaling sa naturang sakit ay 24 at 2 naman ang binawian ng buhay. Samantala, ayon sa Department of Health, karamihan sa 44 million na bakuna kontra COVID-19 ang nasayang mula sa mga local government unit at pribadong mga sektor. Ayon kay Department of Health Officer in Charge Maria Rosario Vergere, kasama sa bilang ang 33.35% o tinatayang 14.5 million ay mula sa LGUs at tanging 2.2% o tinatayang 2.9 million ay sa national government. Dagdag pa nito, tinatayang 1.99 billion ang halaga ng mga bakunang nasayang ng gobyerno kung gagawing 500 ang presyo ng bawat bakuna. Jelena Rosales, Kalibo Cable News. Ngayon naman, alamin natin ang ulat panahon sa probinsya ng Aklan at sa buong Western Visayas. May ulat si Jeff Patrick Makiling mula sa Iloilo Doppler Radar Station, Pag-asa Visayas. May adlaw sa na namin niya itong latest weather update sa buong adlaw, Friday, December 16, 2022. May alakit ang Northeast Monsoon, gapito sa Northern Luzon. Di rin naman sa Western Visayas, generally, fair weather kita. Kamagadalas ang isolated ng pag-ulan, pangilat, kagpanaguhog. Tuga inis ang localized thunderstorms. Kadasigong sang hangin diri sa Western Visayas, mahina tubtob kasarangan sa direksyon ng Amihan na Sidlangan, nga magadala sa mahina tubtob kasarangan ng mga balod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton 26 degrees to 31 degrees Celsius, ang adlaw magtulot 5:30 PM, kamagbutak ni siya 6:01 was sa aga. Sigam mo ni aton latest weather update para sa mga dugang mga informasyon, bisitahan ang aton official website sa www.bagon.pagasa.doc.gov.ph pati na aton mga official social media accounts, halin diri sa Iloilo Doppler Radar Station, Pag-asa Visayas, DOST. Ako si Jeff Patrick Makiling. Madamo, gid ka salamat. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat sa inyong panunood. Ito si RJ Briones at ito ang Kalibo Cable News.